Dito na po tayo sa ano sa part 8 ng crawl operation. So sa previous video natin guys, yung sa part 7, nag-upload po ako ng source code or nag-provide po ako ng link para ma-download niyo po yung source code sa mga ginagawa natin. So punta lang po kayo dito sa part 7 and then nandito po yung source code sa lahat po ng tutorial from part 1 to part 7. Okay, nandito rin sa comment section. Okay, so nilagay ko na lang dito. So for this video guys, ang gagawin natin, so dito tayo sa ano sa pag-check attendance ng every student. Pero bago tayo magsimula dito is mag-create muna tayo ng database para sa attendance. Okay? So punta lang po kayo dito sa ano sa localhost. So yung database na ginawa natin sa part 1. So mag-add lang po tayo ng table. Okay, then mag-create po tayo ng table. So table attendance. And then mag-add tayo ng 8 columns. Okay, then ID, then stud ID, then log date, then punch in. And then in status, then punch out, and out status. Okay, then bar car. Then 250. 11 and then bar car pala nito guys, then 250 and then ito is 11, then auto increment, then save. Okay, so ang next is punta tayo dito sa form. Okay, okay, then mag add po tayo ng timer. Okay, then level, so ito is para sa date natin. Okay, so palitan natin ng name. So ilagay natin siya dito. And then next itong timer natin, so properties and then enable true. Okay, then double click. So under dito tawagin natin ang label time or label date, then label date that text equals so date time that now that to string. Okay, so ito yung format sa ano natin sa date, and then month, then D. Okay, so yan guys. Then next is punta tayo dito sa text box natin. Okay, then ito is i-rename natin siya. So i-rename natin itong text box natin as text box emp ID stud ID. Okay, then double click, then if stud ID the text equals empty, then lagyan natin ng message box that show student ID is required.
Okay, then message box icon dot warning. Okay, then else, then try. So dito i-call natin ang reload text. So hindi na po kayo mag problema dito sa reload text kasi nasa ano na po natin, sa cloud connection. Okay, so i-call lang po natin yung function. Then select all from, then ang first nating statement, so i-select natin ang student ID dito sa table student. So if ever na wala siya sa ano, sa table student natin, so lagyan po natin ng student ID not found in database. Okay, so mag-wish po muna tayo dito sa student ID. Okay, so select all from student table, then where. So since we're close yung gamit natin kasi naka-specific po tayo kung sino po yung nag-time in, so yung information lang po ng student ang ma-filter. Okay, then i-call natin ang itong stud ID. Okay, so itong stud ID. Then equals, then i-call natin ang text ID. Okay, that text yan. And then dito naman is lagyan natin ng if dt.rows.count 0, so it means if meron tayong ma-filter na isang record, so sa i-check rin natin doon sa table attendance kung meron na siyang existing na time in. Then if wala, so mag-insert po siya or mag-add po yung attendance niya as time in kung wala po siyang existing na record for today. Okay, so then kung meron siyang ano, kung meron siyang record na time in and time out sa current date, so lagyan po natin siya ng you have already time in and time out for today. Reload text, then select all from, so dito naman is table attendance yung i-select natin, so i-check natin kung meron siyang existing na attendance or time in. Then where stud ID, so i-select natin ang student ID. Equals, then i-call natin ang text box ID, the text, and then and log date. Okay, so ito yung sa ano, sa column natin is log date. Equals, then i-call natin ang label date natin, that text. Okay, and then and punch in, then i-call natin ang punch in and punch out na status. Okay, punch in equals in and punch out. Equals out. Okay, so yan, kung meron na siya na meron na siyang time in and time out for today, so meron po tayong message na lumabas dito na may existing na siyang attendance. Okay, so sabihin natin na if dt that rows count 0, then message box that show, so for example you
have already checked your attendance today. Okay, then lagay natin ng message, then message box button dot okay, then message box icon dot information. Okay, so yun guys, then dito sa ano natin, so dito lagay natin ng else. So kung wala po yung kung wala po yung student ID sa table natin, so lagyan natin ng message box na your ID not found in database. Okay, so dito naman lagyan natin ng else. Kung wala pa siyang attendance, so i-reload natin, i-check natin kung meron siyang time in. Okay, kung meron time in, i-update natin yung time out. Okay, so select all from table attendance where student ID and log date equals, then yung level date, the text, and then i-call natin ang status na time in. Okay, so dito and in status equals in. Okay, so dito sa ano guys, palitan pala natin ito ng in status. Okay, so in status, and then ito is out status. Okay, so itong out status, ito yung mag-indicate na kung time in or time out. So pinalitan po natin yung punch in and punch out kasi yun po yung sa time in and time out natin. Okay, so mag-base po tayo dito sa status and sa in and out natin. Okay, so kung meron dito sa statement na ito, kung after na ma-check natin na meron na tayong status na in, so i-update po natin yung out natin. Okay, so para mag-insert po yung time. Then if dt.rows.count 0, then dito is ano na po siya, so update na po yung statement natin. Okay, so check natin dito sa ano natin, sa module, kung meron tayong update statement dito. Okay, so ito, so i-call natin dyan updates, and then update table attendance, then set timeout or punch out. Okay, so yung punch out natin equals, tapos date dot now dot to string. Okay, then dito naman is i-update natin yung status. So out status equals out where then student ID. Okay, and log date
Okay, so yan guys. Then else, else kung wala po siyang time in and time out for today, so i-insert po natin yung time in niya. Okay, so dito tayo sa ano, so i-call natin yung create function, then insert into table attendance. Okay, then insert natin yung student ID. So i-call natin ang ID sa under sa table attendance. And then yung punch in. And then yung in status. Okay, then log date. Then values. Okay, so i-call natin ang text box ID sa student. And then next ay yung sa punch in. So i-call natin ang date dot time. Lagyan na lang natin ang time of today or time day. Okay? So, ano natin? Palitan natin ito. And then, next yung in status is lagyan natin siya ng in. And then, next is yung log date. So, tawagin natin ang label date dot text. Okay. So, then, dito, lagyan natin ang message. So, copyan lang po natin ito. Then, lagyan natin dyan. Then, palitan natin ang message na successfully time in. So itong sa ibaba, dito sa itaas, so lagyan natin ng successfully time out. Okay, so itry natin guys kung gumana. So kuha muna tayo ng student ID dito sa student. Okay, so itong 223. So try nating mag punch in. Successfully time in. Okay? So check natin. Okay, so ito 'yun guys. Okay. So dito sa log date natin is meron siyang 0. So check natin 'to. Okay, then dito sa punch in, so meron nating time. And then yung status is in. Okay? And then try nating i-ano, enter ulit. Okay? Tingnan natin kung na-punch out. Okay, so hindi siya nag-punch out. You have error in check the manual. Okay, so then out. So meron tayong error. Student ID punch in log date. Okay. So meron tayong error. Okay, so dito guys, missing tayo ng quit or ito. And then dito sa ano. Okay, so tanggalin natin itong ano. Sumobra yung date natin.
Okay, so remove muna natin ito. Okay, so wala na siyang record. Then try natin. Okay, so data has been inserted in. So time in. Let's check natin. Okay, so date is 2022. Then month is 10/25. Okay, then punch in. So meron nating time. Then status is in. Then try nating i-out. Okay, so para may ano tayo. Successfully time out. Okay, so try natin. So yun guys. So meron na tayong time in and time out. So nag-reflect na po dito. Time in and time out. Okay? So try natin i-time in kung mag-time in. So you have already checked your attendance today. So hindi na po tayo pwedeng mag-time in kasi po meron na tayong in and out. So naka-restrict po siya. Okay. So next is dito tayo sa ano. So itong sa codes natin, ilipat muna natin ito sa button. Okay? So i-cut lang natin siya. So mag-add lang po tayo dito ng isang button. So then in and out. So btn in out. Okay, then double click. Okay, so yan guys. So try natin. 2, 2, 3. You have already checked your attendance today. Try natin yung ibang ID. If ever nawala siya sa database, your ID not found in database. Okay? So, yan guys. Then, next is yung attendance dapat mag-display dito sa data grid view. Okay? So, i-display natin siya. So, dito is ano lang, double click. Okay, then for public sub load attendance, then ito i-call natin under sa form load. Okay, then try, then reload text, then select all from table attendance. Okay, then data grid view 1. Okay, so nag-error. Ah, ito guys, palitan natin siya ng reload. Okay. So try natin kung mag-display yung attendance. Okay, so ito guys, nag-display yung attendance natin. Okay. So kung may tanong po kayo, pwede kayong mag-comment sa comment section about dito sa tutorial natin, guys. Okay? So meron na po tayong ano dito, nag-display na siya. Then back tayo sa ano, sa form. So dapat every time na mag-time in tayo, so mag-reflect siya sa ating data grid view. Okay? So i-call natin yung form load. So i-call natin yung sender, then pati sa ano, sa update. Okay?
So, i-try natin. So, magkuha tayo ng ibang ano ID. So, itong 2 to 4. So, 2 to 4. Data has been inserted in database. Okay, so successfully time in. Then, attendance, automatic siyang mag-display dito. Then, out. Successfully time out. Okay? So, yan guys, nag-display kaagad dito. So, tanggalin lang po natin yung ibang message para hindi mag-duplicate or I mean yung message sa ano. So, punta lang kayo dito sa cloud connection. Then, pwede nating tanggalin ito. So, i-comment lang po natin itong updates at saka yung sa pag-insert sa create, okay? Dito. So, comment lang po natin para ang makita lang is yung successfully time in at saka yung successfully up time out. Okay? So, ang next natin, sa napansin nyo dito sa data grid view natin is hindi po nag-display yung name ng student. So, bali, student ID, log date, punch in and out lang po yung ano dito. So, ang gagawin natin, i-display po natin yung name dito. Okay? So, name ng mga student para makita natin yung mga name ng student na naka-time in or na may attendance. Okay? So, balik po tayo dito sa ano, sa form. Okay? Then, dito, i-ano natin siya, i-combine natin yung dalawang table. Yung table 1 at saka yung sa table 2. Okay? So, i-combine na po natin itong ano sa table student at saka itong table attendance. So, para makuha natin yung information, itong name, kung sino yung nag-attendance. So, dito, select all from table student. So, ano dito, lagyan natin ng ano, i-close natin yan. Then, concat. So, ang i-ano natin, i-concat natin is yung first name. So, if name. So, ito, if name, MI, and ill name. Okay? Then, MI. Then, ill name. As full name. Okay? Then, i-call natin yung attendance. So, dito. So, i-call natin ang student itong ano, log date. Then, punch in. Then, in status. Then, punch out. Then, out status. Okay? Then, inner join. I-select natin yung attendance dito, table attendance, okay? Then dito, lagyan natin ng from table student. Okay? Then, on. I-call natin ang attendance dot. Then, i-call natin yung specific or mag-identify na meron, dapat meron tayong kaparehas na column. So, itong stud ID. Then, equals itong table student dot
Then equal natin ang student ID dito under sa student table. Okay? So itong student ID. Okay, so yan guys. So i-try natin kung ano, kung mag-display yung information ng name. Anon column table tendence to the ID on close. Okay. Stud ID. Okay. So try natin ulit. Okay, so yun guys. Nag-display po yung name natin dito kung sino yung nag-time in. Okay, so kasi kino-combine po natin yung dalawang table. Okay? So, yan lang po muna yung tutorial natin, guys, and I hope na may natutunan kayo sa mga video natin, and huwag niyong kalimutang mag-support, mag-subscribe sa YouTube channel ko, guys. Marami po kayong matutunan dito sa channel ko. Keep watching lang po sa video natin. At saka sa mga student, i-encourage ko po kayo na manood sa mga tutorial ko kasi marami po kayong learning na makuha sa mga video. Okay? And thank you guys and God bless. So sa next natin guys is yung sa reports. Okay? And thank you.